face off other teams para sa upcoming Galaxy Battles sa Philippine Arena. Again, ako nga pala si Urbs together with... Ayan, ako nga pala si Ishi. What's up sa inyo dyan, guys? Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. Good afternoon. Lunch na ba kayo? Or late lunch? Kung late hindi lunch. Pa. Ayan. Brunch, brunch. So, picks ng Skyville. It's going to be the Doom, Rubik, and the Faceless Void. Alright, guys. So, sa side naman ng Barracks, it will be Omni Knight, Shadow Shaman, Tusk, kanilang first three picks. Tapos naman ang kanilang mga binan is Razor, Earth Spirit, Brewmaster, etong si Lycan, and Tinker. So what do you think of this team? So makakita naman tayo. Like personally, hindi ako ganun familiar with these teams. Lalo na ako galing pa ako sa NA. Siguro kung like NA tier 2, tier 3, maybe I had more idea of it. Pero I've heard so far na malakas din naman daw sila, maganda din naman yung performance nila. I mean, nakarating nga sila dito sa wildcard natin, di ba? So, yun nga, medyo malayo yung nilakbay naman ito. Galing pa tong mga new bloods. Mm-hmm. So, ayan. And then napasok sila ngayon sa ting wildcard para sa Galaxy Battle. Before, dapat, mga kalaban, kasama dapat nila sa wildcard is Team Empire. Mm-hmm. But unfortunately, Team Empire nag-back out na due to health reasons. Mm-hmm. Ayan na nga. So ito, looking at sa draft ng Skyville dito, they have setup, they have counter initiation with Faceless Void and Dream Coil, tapos meron din ng shutdown with Doom. Kumbaga, parang basic lang. Kumbaga, mas madali siyang execute and not too hard to kumbaga for it to lose kumbaga ayun. So sa side naman ng Barracks, fourth pick nila, it's Terror Blade. So Omni Knight, makikita ata na it's either lagay nila to sa safe lane, safe lane solo para makakuha ng levels, or solo off lane. Yes, so I think siguro yung medyo concerned ko lang sa Skyville is might be the damage, since kumbaga later on, pag nagkaroon siguro ng maagang Veil, itong si Pac, maybe they could start dealing a lot of damage. Laning phase naman, they could get a good pick off kung makakuha ng magandang neutral creeps itong si Doom. So like so far, it may look like pwede siyang position for Doom, pwede rin siyang offlane Doom, or pwede rin offlane Void, or carry Void. Same with Puck, pwede siyang mid Puck or offlane Puck. Sorry naman ng Barracks, meron pala silang Shadow Shaman at isang magandang Snowball plus yun nga Sanderford para sa kanilang safe lane. Kaya Matic na yan, Matic na Matic. So again, good afternoon sa mga nanonood dyan. Hello, hello sa inyong lahat. Welcome to Wombo X Combo. Ayan. So ito, one thing din na napansin ko sa drafts natin na to, is malakas din yung push nitong side ng Barracks. Ang malakas naman sa Skyville is yung counter initiation nila kasi nga meron silang Chronosphere. Plus pag may nakuha pang magandang skill yung Rubik, yes, pwede silang mahirap yung Barracks. Kasi yung malay mo makakuha niyo yung Serpent Wards, di ba? Malaking bagay na rin yun. So, ang lalaki ng ulti na pwedeng ilapag ng Skyville if matimingan na maganda yung Rubik. Ang masama naman sa Skyville is yung downtime ng ultimate nila. Matagal yung Chronosphere and yung Doom. Yung Puck, okay naman yung Dream Core niya. But yun nga, yung dalawang hero na yun. So, waiting tayo para sa ating fifth pick ng Team Barracks. Again, best of three. Best of three para sa ating Galaxy Battle. Winner nga will proceed again sa ating finals group yes, stage. Yes, of course. So, ayan. Kumbaga, battle for the spot to, di ba? So, importante yung backpack to for both teams. Kumbaga, $500,000 din yung nakataya dito. Oo, oo. Saka mga kapulot ng $500. And Barracks, fifth pick nila, it's going to be the Viper. Ayan. So, again, it's a great hero against Puck, kung gagawin man nilang middle si Puck. Pero yun nga, ang kinagandahan naman kasi sa draft ng Skyville is, yun nga, flexible yung mga heroes nila. They could adjust, they could rotate, and yun nga, pwede silang tapatan kung saan man, kung ano man balak gustong gawin ng Barracks. Pero medyo masakit yung lineup ng Barracks. Medyo pwede silang mag-aggressive agad dito sa lineup ng Skyville. Yung ano, regular Tusker and Shadow Shaman combination, yung Snowball to Shackles. Mukhang mapapalaban dito yung Skyville. So, shoutout, General! Uy! General! Naging general na tayo guys. Shoutouts wala kay Bob Sikil. Oy, nakikita ko to pag madaling araw. Ah. Andiyan yan, nakatambay. Consistent. Ay. Consistent ang kuya mo. Sabi naman ni Zorkis, si Ishi at Prop Orbs. Oy, nako. Shoutout sa inyo lahat. Oy, Jackiro. So, ito na nga. It will be an offlane Doom, looks like, and position 4. Hindi ko lang. Hindi ko sa family sa wala na ito. Nagkalimutan. Pero ito, sino kayo binalik nila dito? I think, sino yung binalik nila, Lo?
sino yung binalik nila sa Skyville? Na si Cirque, ayun si Cirque. Si Cirque. So for this tournament, andito si Cirque. Oh yeah, yeah, yun yung naririnig ko. Tama, tama, yung pinahiram or ginamit for this specific tournament. So again, game number one for the Galaxy Battle Emerging Worlds ng Skyville versus PG Barracks. So, ayan guys, so this is, by the way, best of three. Game one pa lang to, so mahaba-haba pa. We could have a game two or possibly game three, depende kung gaano ka-close yung laban natin. Pero ayan guys, magandang hapon. Once again, you guys are watching dito sa channel ni Kuya Nick. Thank you for supporting Wombo X Combo. Don't forget guys, Galaxy Battle is coming up this weekend. So make sure nakabili na kayong tickets. Everybody's geared up. And ito na, let's jump into our game. So, pakilala muna natin yung ating mga players. Sa side na Skyville, it's going to be F-King on the Rubik, si Van on the Doom, si King Cirque or Cirque on the Faceless Void, si JG on the Puck, si JL naman on the Jack Hero. Alright guys, aside naman ng Skyville, the Brax, si Lesser Blue on Shadow Shaman, Shiny MF on Viper, Brish Brish sa kanyang Tusker, si Rams with question mark on Terror Blade, and si Ringer Hut sa kanyang Omni Knight. So, ito na, bakbakan na to. Again, mamaya may kasabay natin si Kuya Nick. Yes, Nodlo. Of course. So, kasabay ayan natin si Kuya Nick. Mamaya, abangan nyo. Mm-hmm. Si Kuya Nick magkakas. I think si General muna yung magkakas nung first game. So, abang-abang lang tayo dyan. Sa Kuya Nick ba tayo nag... Sa Kuya Nick ba tayo nag... Ano? Nag... So, over? Yun nga, itong team na to, naglaban na before sa New Bloods pa lang. Mm-hmm. So, they're one of the teams na closest to, para makaangat na sa pro, pero hindi pa ganun. Hindi pa ganun. Kung step by step yan. Step by step. So, kumbaga... Nag-champion. Nag-champion sila nung New Bloods na naganap sa SM Aura. Alimutan ko lang yung date. So, medyo makakalimutan na tayo. Pero sila yung nag-champion during the New Bloods. Oy, ayos yan. Pero ayan, ito na sa bottom lane natin. Nagkakabigayan sila. And then the lift onto the Omni Knight. Pero saktong agawal lang with the runes. May natira pang isa. So, will it be... Yon, three runes for the side of Skyville. Uy, Rapsy naman. Puro yung sa New Bloods na tournament na naganap, puro amateur sila. Mm-hmm. And then they fought off para lang makaakyat dito sa Galaxy Battle natin. Yes, of course. Ayan. So ito, with Puck and Viper combination, matchup, medyo mahihirapan si Puck dito ng konti. But since yun nga yung nature ng Puck, you have nuke damage. But tingnan natin kung how much yung CSM ang kuha niya against dito kay Viper. Sa may top lane naman, it's Van on the Doom versus Bricks Bricks. Predator at si Rams question mark against the Terrorblade, pero dito Terrorblade kinumit na kagad yung Metamorphosis, and then the Shackles from the Shadow Shaman dropping low si Van. Makaabot pa kaya ng right click? And yes, it will. First Blood mapupunta sa side ng Barracks. Uy, nicely done. Ang gandang combination niya. Though hindi nagtumama yung shard, nandun naman yung Shackles and yung damage amount, pero they want to go for more. Hindi pa tapos, nahuli pa dito si JL on the Jack Hero, and he will fall as well. Double kill for Rams. That's a good start for the side, yes, of Barracks. Of course. Ayan na nga, nagsisimula na yung aggression nila with the laning phase. Hopefully sa bottom lane, makatransition din yung makakuha din ng marami itong Skyville natin. Kasi parang yung mid lane natin, mahihirapan si Puck and Doom din at the same time. Pero ang kinagandahan naman sa heroes nila, once na ma-hit nila yung level 6 nila, they could make something happen. Pwede silang mag-rotate and transition for a kill. Dito naman sa may bottom lane, solo off lane, si Omni Knight versus the Faceless Void. Pag pinabayaan naman natin si Faceless Void, doon lang magsisimula yung damage na kayang ibigay ng Skyville. Yes. Ano yung top? Medyo nakakatakot ata yung trailing nila. Isipin mo, pag nahuli ka ng Shackles, pero na-snowball ka pa, tapos plus the Metamorph, siguradong mawawasak at uuwi dyan sa fountain nyo. Ang gandang ginawa ni Tusker doon. So, he specifically block yung space doon sa bounty rune para ma-secure niya. Dito nga, parang hindi na makakontest pa si Jack Hero. And kay Jassy Juice Cooler, shoutout sa'yo dyan. What's up? Oh, yun na nga. Medyo mali yung sinilip natin na, pero dito naman, balik tayo sa may bottom lane. Na mali. Habang ito, hindi naman mali yung nasa may bottom lane with Faceless Void and Omni Knight. Naduling. Minsan, mahirap talaga pag naduduling ka, pero dito naman si F-King trying to harass out this Omni Knight. Pero ito, mukhang nagkakabigayan. Pay purification.
expectation. Pero hindi wala naman potential. Pero dito naman sa may top lane, dropping low yung Shadow Shaman. Lesser Blue will be taken out. That's a return kill from the side of Skyville. Habang ito naman, naipit with the shards. Etong si JL. Tatamaan kaya, pero andito din sino. Bumabanat din sa may likod. Pero JL will survive. Grabe! Pag solo killing itong si Viper sa mid lane. What happened dito sa gitna natin? Medyo na underestimate niyata yung damage coming from this JD, and of course tinook advantage naman yon nitong si Puck na micro ng Puck dito sa may mid, habang dito sa top medyo magulo, ayaw talaga nilang tantanan yung offlane doom. Yeah. So ayan, Kenitsua, shoutout sa'yo. What's up dyan? And magandang hapon sa inyong lahat. So dito, shoutouts pala dyan sa mga Skyville, sa mga Pinoy Pride natin. Mga yes. Team Red, kumbaga Team Red yung mga buhok nila eh. Yeah. Pare-parehong pula buhok nila. Grabe naman pala. Para sa tournament daw ng New Bloods, they specifically went all red yung buhok nila. Dapat pala nagpa-red na rin ako. Go red. Red hairs. Pero dito naman sa may mid lane, nahuli na Shackles. Etong si Doom with the Ice Shards. And then the right click from the Terror Blade. Pero hindi enough yung damage nila. Yes, medyo masakit. Medyo makunat nga naman itong si Doom once he get his Gorge. Trying to harass out this Lesser Blue Shadow Chaman dito sa may taas. Eto naman si JG. Kailangan mag-ingat siguro dito ng Viper since kanina ka lang pick off siya. Plus meron pa siyang double damage ngayon. Yes, eto na. Tignan natin kung haot. Kita mo naman yung damage siya. Apo, kasakit. Viper versus a Fairy Dragon. Double damage. Pwede masakit yan. Ituloy lang pag-perform natin. And then si Mom. Eto si Faceless Bull. Mukhang steady farm. Mukhang pasarap buhay lang siya. Yes. Dito sa may bottom lane. Eto. Snowball onto the Doom. Andito na. Nahuli na Shackles. Kukuya mo Doom. And then, the Ice Shard. Pero andito na si Rubik with the lift onto the Tuskar. Dropping low Tuskar. Will he survive? Pero andito na yung Inferno Blade. Naabot. Hindi umabot. Pero sa gilid. Last ilip. Naispatan. Si Brish. Napagsalpa. Pero tignan natin. Na-cancel right away. Chasing four more. Grabe. Sobrang haba na. Space is created. Pero ito, tingnan natin, gusto talaga nilang kunin yung kill na to. Pero since may boots na rin, itong si Tuskar natin, talagang medyo mahihirapan na rin sila. Ang layo na ng pagitan. Wala siyang mana for teleportation. Pero nakaligtas siya doon. Pero yun, Courier! Hindi, makapag-TV. So, safe lang si Kuya mo, Tuskar. That's an almost kill. Ang gulo nila sa taas, no? Lahat ng action nasa taas. Oo. Bigay todo sila. Kasi napansin nila na yun nga, si Faceless Boy, talagang mahirap patayin sa ngayon yan. Lalo na wala ka pang yung mga levels mo. So naisip nila na sa side ng Brax na yun mag-respond na lang sa mga counter, sa mga initiate or sa mga pressure na binibigay ng Skyville. To the mid lane, Puck now with the level 6 Dream Coil, naka-ready na. Ito naman si Shiny MF. Naka-ready na rin siguro with the Viper Strike. Tingnan natin paano. Pwede na umikot to si Puck. Pwede na manggulo ng lanes yan at i-pressure yung side ng Baron. So, ang kinagandahan naman dito sa Puck, though na hindi natin siya nakikita ng gaano mag-rotate, pero tingnan natin with this invisibility rune, kung will they transition for a cure, pero nandito na si Shadow Shaman. Kailangan din lang mag-ingat. Nandyan din yung Tuskar. Mm-hmm. Nasa gilid-gilid lang. Abang eto naman, who will prevail? Nandito na. May ispatan nila yung Courier dun sa may taas. Hindi naman nila makikill. Ito, setting up with the Rubik. Nasaan yung lift? Yun na yung lift. The silence, the Dream Coil. Binigay na. Pero yung Snowball sa likod. Puck trying to escape, pero etong si Shiny MF trying to retreat. Salve ginamit na. Nahuli ng Shackles dito sa may likod. Spaceship out, pero na basic suntok lang. Akala ko mapatay nila itong si Viper bago makapag-respond yung dalawang support. But unfortunately, they got there on time. And yun nga, nailigtas nila and transition for a pretty good kill. Nakaligtas pa, pero ito din si Faceless Void. Naka-ready na yung kanyang Chronosphere. On the go na lang. So, if ever na may malaking bakbakan na maganap sa bawat lanes, it's either pwede na siya mag-TP in to fight off the Chronosphere. Pero andito na naman yung Shackles. Kalungkutan! Pero ang pangit ng position ng Shards ni Tuskar. Nakaligtas yung Doom. If ever siguro nahuli ng Shards yun, patay na siguro yung Doom. Uy, grabe naman this Viper. Sa bottom lane, nag-gank. Nag-gank pala itong si Puck. Akala ko nakakuha ni ano eh. Pero yun nga, nice rotation coming from Puck. Pero wait na, meron tayong Snowball. Snowball, tatama. And then the Ice Path onto the Terror Blade. Dito naman, trying to fight off
Van dropping low, Infernal Blade tumama sa Terror Blade, dropping low and he will take him out. Talang Van, buhay na buhay pa, hanap pa ng kill. Etong the rest, pero kagandang ice path will connect. And double kill for Van with the Doom. Dropping low si Van, makakaligtas kaya. Right click, isa pang right click kuya. Oh, Shadow yun, Chaman, tumakbo ka. Umabot ba? Diyos ko Lord. Diyos ko. Yeah, one more. Ay! The Degen Aura. Ay, kagandang ice path. Ay, wala. Agad ang ice path. Wala. Nakaligtas pa. Grabe, sobrang haba. Ano, Jace? Diyos ko, habulan. Halos lahat ng engagement natin and both teams. Ayaw nilang magpahuli. Gusto nilang always responding. Always, kumbaga, sumasagot sila sa mga back na, sa mga pressure na binibigay ng bawat isa't isa. Pero kasi talaga minsan, kailangan habulin mo pag gusto mo. Ikil. Ikil. Siyempre, oh. Tama nga naman. Tama nga naman. Huwag susukuan. Ginawa naman nila lahat eh. Kaso nahuli talaga ng ice pad. Pero grabe, sobrang nag-asim yung Brax doon. Kasi nakakuha si Terrorblade and si Shadow Shaman. Medyo underestimated yata nila yung pressure or yung counter-initiation din itong Skyville. And it turned around heavy for them. Plus, wala pa yung Void doon. Imagine mo na lang kung if ever sa Clash na yun, nandun yung Void. Faceless. Napakagandang setup coming from Skyville. Pero maganda na kasi yung farm niya sa bottom lane eh. Ayaw niya na iwan yung linya, kumbaga. And looks like it's going for Hand of Midas pa. I'm Hand of Midas, Mask of Madness. Mask of Madness. Pero magiging, tingin ko magiging problem naman dito ng Varrax mamaya is yung pushing power ng Skyville is the pushing power of Team Varrax. Yes. Andyan yung Mass Serpent Wards. Andyan din yung Sander Ford or Terror Blade na pag nakapag-farm ng napakasakit ko. So yung Tuskar will be taken off dun sa may top lane, I guess. Ay. So, eto. Pero, bakbakan talaga natin sa gitna. Talaga, tinan mo ha. Kahit sabihin mo, namatay si Viper, namatay si Pac. Yung net worth nila, hindi nagkakalayo. Kita mo, si Pac with 3,200 tapos 3,150 lang. Etong si Viper. So, kumbaga, tight talaga yung laban sa middle lane natin. To the top lane, Pat. Trying to farm out his Drums of Endurance. Maganda naman itong Drums of Endurance. Again, kung magsasama-sama gaming yes, kayo. Yes, oo nga. So, lalo na pag online, yung mga ultimates nila, kumbaga, yun yung cue time nila to make something happen. And guys, by the way, live nga rin pala tayo sa channel ni Kuya Nick. Ang kakas natin doon is Mineski versus Execration. So, yun po. Abangan nyo. I think it's General. Oh, si General nga pala nagkakas doon. Tapos, si Kuya Nick magkakas. Two games kasi. So, after noon, I think, may Fanatic pa, no? May Fanatic pa. I see. So, abang muna, steady muna tayo dyan. It's 10 minutes in. 6-3 ang ating score. At kaligitan lang naman na 1K network team for the side of Team Skyville. Yes. Tignan ako na ba? Nalilito ako kasi dati nung New Bloods. Alam mo bang napapagbaliktad ko kasi sa kulay ko natitignan eh. Skyville Varrax. Mailig sila sa kulay pula. No? Tapos may New Bloods pa. May New kulay Bloods pula. New Bloods, literal. Puro pula. New Bloods yung naglalaro. Mean. Pero ito mukhang wala pang teams ang boat na nag-commit heavily to take a tier 1 tower. Medyo chill-chill muna sila. Lalo na itong si Shadow Shaman is hindi pa siya level 6. Ito naman na huli ng Dream Coil. Itong si Viper and then the Chronosphere. Sinumit na. Na-doom up. Binigay lahat. Grabe, Dream Coil. Tapos yung Chronosphere plus yung Doom pa. Pero napaka-overkill naman. Sobrang overkill. ng Skyville, si Supatax. Ayan. Ito, Snowball, nag-phase shift, and then the Stolen Shards will prevent the Toskar from... Stolen Shards. Prevent the Toskar from escaping. So, mamatay siya na yung pumasok. Siya pa yung namatay. I mean, medyo ambilis din kasi eh. Awin ko lang kung merong drums na. Itong si Doombringer natin. Pero one thing is for sure, medyo kulang sila sa initiation eh. I mean, si Tasker lang talaga ang makaka-start ng team fights yung clutch shard niya. But yun nga, parang pilit eh. Pilit yung habol nila kanina eh. Kasi si Viper, he has to walk in there para mapagsimula ng team fight. Si Terrorblade din naman at the same time, whereas si Shadow Shaman, siguro pag nagkaroon na siya ng Blink Dagger, pwede na siya mag-start ng engagement. Pero other than that, yung Skyville yung kailangan mag-initiate for them to counter-initiate. Onto the top lane, trying to pressure out. Skyville forcing two TPs dito sa side ng Varrax. Pero eto na nga po, 45, kinumit na. Snowball, tatama sa Doom. Nasaan yung follow-up ng Team Varrax? Pero I think Skyville will play it safe for now. TP out, pero mid lane,
will be taken out by F King 200. Napakasarap pero dito naman sa may bottom lane. Dreamman Dream Coil magko-connect pero dito Doom dropping go napigilan yung Shackles. Dito naman sa may likod Mass Serpent Wards kinumit na trying to push out this bottom lane pero ito naman Faceless Void. Inubos niya lang yung Mass Serpent Wards. So, wala pang ano ah. Timon, nakapag-defend sila pero tignan si Puck hinahabol pa si Shadow Shaman. Ito naman Puck trying still to chase pero he will back off. For now, the blink for the jump forward. The illusory orb. Yeah. As yung ano, yung na-stole na shard nitong si Rubick ending the life nitong si Shadow Shaman. Ang ganda nung pasok lagi ng Rubick with the shard. So far, yung dalawang shards na binato niya on point naman. Yes, yes. Saka, kill secured na rin yun. Saka, ang ganda rin kasi yung vision na binigay ni Puck going into the high ground din at the same time. So, kumbaga, kitang-kita mo yung direction na papunta itong si Shadow Shaman. So, ito mukhang magta-transition na naman sila sa another tower dito sa may bottom lane. Matitake na ng Skyville. So, so far, so good for our Filipino squad, Skyville. So, guys, Filipino team to lahat. Sa Filipino team, dapat nating supportahan. Kahit amateur man yan, yes, we still need to give them our support. Mm-hmm. Support na F tayo lo, just ko. Skyville support. Ayun guys, so ito na. Alam ko marami nagtatanong, bakit hindi na kayo nagkakasa channel ng Wombo XCOMO? Because of this, ito, sobrang pinipare natin yung channel ng Wombo XCOMO for this Galaxy Battles coming up this weekend. So make sure na mag-ready na kayo, makabili na yung ticket, mag-prepare and everything else for this major tournament. Big tournament. Dating major. Pero hindi na siya major ngayon. Pero yun na nga po. So, abangan nyo rin yung mga bus point natin papuntang Bulacan. It's yung isa nasa MOA, yung isa nasa SM Mega Mall, and finally, yung isa nasa SM North EDSA. So, free shuttle po yan. Alam ko na i-post na yung time niyan dun sa so silipin niyo na lang anong oras pero dito sa may bottom lane wala na atang oras para maghintay. Nasaan yung Chronosphere and then na Hextop eating si Void dito naman tumain Dreamman Dream Coil tatama and then the Chronosphere will connect. Mamamatay yung Shaman to follow yung Tuskar. Mukhang Viper Calvario din pero andito with the defensive snowball pero hindi enough. Among Viper will be taken out. That's 3 heroes down on the side of Barracks. Yun lang. Ewan ko lang kung bakit nahuli or hindi na nakapag-commit ng heavily itong si Omnip with his ultimate and everything else. Pero medyo masakit din naman yung magic damage niya. Saka isang hero lang yung pwede mong i-repel din at the same time. Pero ito si Omnip, he won probably to get something. Pero si Rubick, meron ng Blink Dagger 15 minutes into our game. Grabe. Kayaman naman ng support na to. Kayaman naman ng support na Sky. Meron ng Blink Dagger. So mapapaganda yung initiation niya dyan. Pagpasok niya at pag... magandang positioning para makakuha ng magandang skill. Matik. So ito ah, sa side ng Barracks, dapat ito yung mga oras na tinitake advantage nila. Walang Doom, walang Chronosphere, and walang Dream Coil. Kumbaga yung big ultimate ng Skyville is down. So kumbaga, Barracks, they need to make something happen. Pero ito mukhang magpupush yata sila sa bottom lane. Hopefully, hindi ma-turn around parang yung kanina. Kasi down lane yung ultimate. Pero dito na silence na burst down yung dalawa. Shaman mamamatay. Abang dito naman Terror Blade kinumit na yung Metamorph. Trying to fight it out pero sayang pagka Metamorph niya alis na rin siya kagad. Oo. Grabe hindi kaya since eto nga medyo nahirapan si Viper sa middle lane natin. Hindi siya makasabay sa team fights. Kumbaga anlambot pa rin niya at the same time. Kumbaga as a Viper you want him always ahead. Kapag the same level lang yan or below ng konti sa kabilang team, mahihirapan niya sa teamfights. So kagad, masakit. Grabe yung burst pa-check nung item nung back. Ayun pala, napakasakit. Oo, sakit. Tapos bigyan mo pa ng macro fire, tapos lahat ng magic damage coming from Jack Hero. Talaga, matutunaw yan. Itong heroes lang yung ano, sa Barracks. Wasak. Nawasak itong site ng Barracks. Ito na may pinopoint out ko. Kanina, yung sa tier 1 tower, yung ultimate ng Skyville was down. So, yung Barracks, they tried to push yung tier 1 tower nga. Pero unfortunately, na-counter, hindi na naman sila nakapag-push and natapos na yung cooldown. So, second team fight na naman and nanalo na naman yung Skyville. So, after manalo na Skyville, yung big ultimate sila is down na naman. Tapos yung Barracks na naman, they try to make something happen pero kita mo naman yung burst damage. Talaga hindi sila makapuesto. Pero eto na mukhang tutuloy-tuloy na Skyville. Yung pressure na ina-apply nila onto the side of Barracks. Smokes will come out. Kailangan mag-ingat dito. Sino yung victim ba? At mukhang Omni Knight. Huwag kang bababa, sir.
Pero ito naman, pack na break nila. Mid lane, tinatry nila. Hindi nila tinuloy yung pag-ikot. Pero ito, nakasmoke pa rin yung tatlo. Binibait out nila itong side ng barracks. So, pack, blink in. Sabay punuan. Kita mo ah, yung Skyville pa yung nagpe-pressure ng tier 2 tower dito sa mid lane natin. Whereas si Shadow Shaman, nag-commit na siya ng Serpent Wars. Ewan ko lang kung up and running dito. Pero dito, kagandang setup na Doom up yung Omni Knight. Walang kawala kuya mo na Infernal Blade pa. Pero nice denied from the Viper. Yeah, but still, that's a pretty good kill. And a tier 2 tower secure. Tingnan natin sa top lane kung makukuha. Pero hindi, dediretso na sa high ground itong Radiant side natin. Pero eto naman, the Stolen. Eto na nga yung sinasabi natin kanina, Ish. The Stolen Mass Serpent Wards na gamit at nalapag na sa harap ng pinto ng barracks. Grabe, is this gonna be worth it para sa barracks? Are they gonna base their spell? Nag-tipin na si Faceless Ward. And mukhang magandang damage na rin naman yung nagawa nila sa tier 3 tower. And kumbaga, nanalo na sila on that raid. So, gandang kapalit nun. So, a tier 2 for a tier? Tier 3? Tier 2, tapos sobrang laking damage na sobrang tier 3. Laking damage. So, good exchange for the side of Skyville. Again, it's 19 minutes in, 13-3 ang ating score with a 6k net worth lead for the side of Skyville. And nasa top ng net worth natin, it's the Faceless Void. Ayan na nga. So, tingnan natin, Skyville, I feel like kapag nakuha nila yung next Russian, they could possibly siege na yung high ground ng barracks and possibly take yung Mega Caves. Pero ito so far medyo tahimik yung barracks natin dito, pero ito na nga, tahimik ba at Ishii, ito na nagpupush na kami ng Tier 1 tower. Binabakbak namin, nakarinig, nakaramdam, sabi kailangan na namin magpush dito kundi kami rin maiisahan. Alam ko si Dina na walang Doom kasi Faceless Void was on the top lane. Pero tignan natin, are they gonna be successful this time? Kailangan nila mag-ingat, may Chronosphere na dito yung Faceless Void. Meron na rin Dream Coil. Lahat na pwedeng ilalapag na, and then the Lincoln Spear will be the pickup para kay Faceless Void. Napakahirap na i-hex niya. Kanina kasi, medyo nadili yung pagka-chronosphere niya dahil dun sa hex ni Shadow Shaman. But this time, they're gonna have to click more skills para ma-disable itong si Zerk. Ito naman, Kuya Nick. Nako, Kuya Nick, ma-shoutout naman dito sa Skyville. Mabalakat yung nagbabantay, di pa nali... Nako, Kuya Nick. Nako, Kuya Nick tayo. Pero shoutout sa iyo, Papa Dance. Si Papa Dance. Oh, Papa Dance malakas. Ayan, guys. By the way, meron tayong kasabay na series, which is yung Mineski versus Execution. You guys can also check it out at twitch.tv/KuyaNickWX. Anong score? Game number 1 pa lang. Game number 1 pa lang to for the Galaxy Battle again, sir. So, this is for the upcoming Philippine Arena Galaxy Battle this coming weekend. Pero eto na, pinabakbak na ng Skyville yung tore na sinimulan nila kanina. So, with this Liquid Fire na rin coming from your Jack Hero, hindi tatagal. Itong Tier 3 Tower na nga. Pero eto, the Silence onto the Viper. Na-lift pa ng Rubik. Habang eto naman, Metamorph. Online na online. Ah, Metamorph. Pala. Sander. Doon nakita eh. Ito na. Pero, hindi pa yata nila nakuha yung tier 3. Ay, hindi nakuha na nila. Kaya ito kinukuha na nila. So, kumbaga, unti-unting objective lang. They don't have to risk it. Nakuha nila yung tier 3 tower. They could secure itong shrine plus yung dalawang tier 2 tower na titira dito sa Brax. So, ito na. Mababawasan yung space ng barracks dito para mag-farm. And again, Skyville backing off. 13-3 ang ating score. Medyo... I think nahihirapan na ng sobra dito yung Team Barracks, since sabi nga natin, ang lakas ng burst damage ng Skyville. Oh. Kasi hindi nila na-capitalize yung mga downtime ng ultimate nitong Skyville. Pero yun nga, di mo naman sisisi kasi yung laning phase, fuck, how did he won that game? I don't even know how, pero I guess that's the nature na rin nitong si Viper, naging from a physical, heavy physical damage. Or tank, naging magic damage na dahil nga nag-iba na yung skill ng binibigay nitong si Viper. Parang kailan lang, New Bloods pa lang yung tournament. Sila yung kinakasko, medyo limang games ata yun. Parang kailan lang talaga, pero Ice Path, nahuli pa ng Dream Coil. Etong Tuskar sa may backlines, dropping low. Pero eto na, tuloy-tuloy lang paghabol ni JG. Tuskar, nako, lumipad! Diyos ko, nala, stolen! Stolen! Stolen shards. Well, talagang ang hirap ng sitwasyon para dito sa Barracks. They're always gonna run into their face, and since
kumbaga nakuha na almost lahat ng tier 1 towers and shrines nitong sa side ng Dark. Nakukunti yan na yung map control nila. Pumiyok! Pumiyok! Stolen eye shards! Diyos ko Lord! Diyos ko Lord mga sir! Nagbibinata ang professional nyo. Nako po! Kay tayo dyan. Ayun nga, alaala ko lang dati parang kailan lang New Bloods. Tapos lahat ng teams na to, sobrang competitive nila. Even though na amateur pa lang sila lahat. Eh, nagawa nilang maglaro at magpakita ng magandang competitive play. Oo. Oh. I mean, kahit sino naman eh, kasi basta tournament, you always have to give your own, medyo kinakabahan pa ka pa, pero eto, sa taas. Ito, Linkit Spear na-pop na, and then the snowball, pero andito in the rest of Skywind, Walrus Punch na tama, habang eto naman, boy na buhay pa, Tuskar sa backlines, eto, Viper trying to find the kill, pero Skywind will exit for now. So, yung Roshan, wala pang paalak ng teams na ano mag-take or tangkain man lang itong Aegis of Immortality. And both teams actually don't have any vision dito sa loob ng pit natin. Tignan natin. And looking at a vision, once again, mukhang maganda yung wards placing dito ng Skyville. They have two sa jungle ng barracks. Pero yung barracks, they only have one deeper into the jungle ng Skyville. Shoutouts pala dyan, I mean, sa bottom lane nila. Shoutouts pala dyan kay TD. Napakagandang camera work. Pero eto naman, Maelstrom pick off ng Faceless Void. Pero we will see dito si... Dito, hindi ko mabasa yung pangalan. Ito naman si Lesser Blue, andito lang sa gilid-gilid. So, bottom lane naman, tinutuloy lang nung Rubik yung pressure. Ano, pwedeng sneak ng barracks yung Aegis of Immortal eh. Pero feeling ko hindi nila kinukommit kasi nga medyo malaking investment. Kailangan nila i-commit yung Mass Serpent Wards saka yung meta ni Terrorblade. Kasi kailangan nilang bigyan ng isang mabilis yun eh. Kapag nawala sila sa mapa, no, sobrang tagal. Makakatulog at makakatulog yung Skyville yun. Lalo na yung placement ng wards nila kanina. Pero this time, mukhang barracks. Naglagay na rin sila ng deeper and more defensive wards para sa side nila. Pero eto na nga, Skyville taking itong Aegis of Immortal natin. And then, wala atang contest na gagawin dito for the side of barracks. Pero malapit na rin sa Lincoln Spear itong Puck dito sa may pambawas na rin para maiwas Sunderford sa mukha ang kuya mo. And then, so, barracks mukhang nakakaramdam sila. Tanong kung pupuntahan ba nila, pinabayaan nila ka. Medyo mahirap na eh. Kung baga, tatlong malaking ultimate yung pupuntahan mo kapag pumasok sa loob ng pit. Meron kang Cronus Spear, which is shoot na shoot. Kung baga, kung magkukumpul-kumpul lang ka, you have the Dream Coil, tapos meron ka pang Doom at the same time. Pero 25 minutes and 14-3 ang ating score. 9K net worth lead for the side of Skyville. And we will see what's the next move for Skyville. Anong kailangan dito ng barracks para makakambak? I mean, kailangan lang talaga nila i-delay. They have to keep the lanes push para ma-delay yung high ground potential dito ng Skyville. But other than that, yung high ground din nila medyo hindi ko gusto. Wala silang ganong pang-clear ng wave bukod sa dun sa Ether Shock nitong si Shadow Shaman and yung heal nitong si Omni Knight. But other than that, single targeted, right click damage itong si Terrorblade. I guess meron yung kay Viper, pero I feel like still not enough, lalo na kung meron kang pack with a Dream Coil tapos meron ka pang Liquid Barb galing dito kay Jakiro. I feel like it's gonna be really hard for them to defend yung high ground nila. Yeah, sabi nga nila, inuunang dinodoom yung Omni Knight at hindi nakakabitaw ng kung anumang skill. Pero ito, Eberlands, tignan natin kung matutulungan ba yung barracks. So, ito naman, tuloy-tuloy lang pagpa-farm ng Faceless Void with the Maelstrom. So, napakasakit na ng damage burst na pwedeng ilapag na itong Skyville. Ito naman si Doom going for his BKB na. So, kaya hindi naman nagmamadali yung Skyville. Meron silang Aegis of Immortal, nasa kanila din yung map control. And yun nga, siguro hinihintan nila yung next core item sila, take yung tier 2 towers para may potential sila for a Mega Creeps. So, ito naman si JG. Hatingat dyan sa may mid lane, maispatan yan. Pero meron naman siyang Lincoln Spear. Para mga takas, ito naman the rest of Skyville onto the bottom lane. We'll try to push out this bottom tier 2 tower. So ito, kay Bangus, hello sa'yo. What's up? Kumustas? Napakasarap naman niyan, Bangus. Nakakagutom. Almusal ko kanina. Nakakagutom. Ako po. Oo nga, nagugutom na rin ako. Bangus. Pero yun, easy tower for the side of Skyville. At wala na silang outer tower. Ito ang masaklap para sa side ng Team Barracks. But the Omni Knight is on the
top lane. Tingnan natin kung mapaforce bang mag-back yung Skyville or they gonna go all in para sa high ground ng Barracks. I'm the carry now, sabi na Ma'am Nilay. Siya na yung nagpo-push ng Leia. Pero siguro mas threatening kung si Terrorblade yung nag-speed push eh. Kasi isipin mo, kapag naka-metamorph, kayang-kaya kanyang makipag-base race. Pero kung si Omni Knight lang, sakto lang naman. Walang, pero ito, the rest of Skyville nasa outside ng Team Barracks. Mm. Pero ano kayang next move nila habang both teams patient lang. Oh, hindi sila basta-basta pumapasok kahit ganun kalamang yung Skyville, eh nag-iingat pa rin yes, sila. Yes, of course. Kasi alam naman nila eh, nalamang sila, whereas yung Barracks, they don't have any choice to play defensive. And since nga may Ages of Immortal, hindi nila kayang biglang mag-pick off ba? Maya makakuha nila si Faces Board or si Puck, mga mabigyan sila ng counter initiation. Pero, kasi mahirap sa ano, Skyville yung counter initiate talaga. If King na ispatan ng Viper, right click andun. Pero four staff out, the lift onto the Viper na. Gamitin na ng Viper Strike, pero andito yung Terror Blade, an easy kill for Barracks. So, madedelay yung Aghanim Scepter doon ni Rubik. I mean, kaalungkutan since support lang ina-pick up nila dito. I mean, and also, ilan, apat na heroes yung naghati sa experience and gold for a support hero. Para sa Rubik lang, mapatay nila. So, medyo malaking problema na to para sa side ng Barracks. Pero yun, naka-dominating streak naman pala. So, kumbaga, hindi na rin masama, I guess. Ito, mid lane, TP, instant TP. Itong si Lesser Blue on the Shadow Shaman. Mukhang ba-back off muna ulit. Ito, Skyville, hindi pa sila basta-basta talaga huma-high grounds. Medyo maganda rin mas yung ginagawang speed push dito ng Barracks. Kaya hindi sila komportable mag-siege ng high ground right away. Kasi siguro hinihintay na rin nila itong BKB ni Faithless Boy bago sila mag-siege itong melee racks or yung high ground na Barracks. Ito naman si Omni Knight going for his Guardian Greaves. At yun, pantanggal na rin ng silence coming from the pack. At extra sustain, plus armor na rin. Sa may bottom lane naman, may ispatan. Wish. Walang mana si Kuya. Ati TP lang din yan, so malayo na yung lakaran yan from your Taskar. Walang TP yung kuya mo. Pero shoutouts pala dyan kay Boss Pau. Game number one pa lang, and it's Skyville versus Barracks. So, eto na. Tignan natin kung nung next move dito for our bootings. I think mga 2 minutes na lang yata siguro natitira or 3 minutes sa ating... Uy, pero eto na, stolen! Shards na naman coming from the Rubik and then the lift. Pero wala pa. Manggugulo lang. Mga asar lang. Nakuha ko na naman yung shards mo. Eto na naman yung papatay sa'yo. Sa top lane, sa bottom lane. Nakakuha yung finish niya. Tinapos. Yung pag-kill dun. Tinapos ko. Anong dapat tapusin for the side of Skyville? At mukhang handa na sila. Naka-pick off sila ng isa. Pwede na silang, tingin ko, pwede na silang dumiretso dito sa high ground. Oo. Pero we will see Faceless. Naka-arcane rune pa itong si Faceless Boy. Naglalakad lang. Dinuduraan ng Viper. Wala nang Aegis yan. So, kailangan niya mag-ingat. And then, the Ice Path will connect. Chrono Spear tatama. And then, the Macro Fire. Pero boy, lumoy pa yung Viper. Nasunog. May hood naman kasi din at the same time. So, medyo mahirap na nga naman yung sitwasyon. And wala rin si Pac, so hindi nila kaya mag-commit fully sa high ground dito ng Barracks. Sabi nga ng Sky, we'll get back! Get back muna mga sir. Wala tayo, hindi nila napatay. Viper, napakagulat, napakasakit. Ito malapit na sa BKB, etong si Faceless Boy. Ayun na nga, nakahabol na rin siya. Isipin mo yung laning phase natin kanina. Talaga hindi siya sumasama sa teamfights dito ng Barracks. Kumbaga, he's just making sure na makuha niya yung mga core items niya bago siya sumama sa kanyang mga teammates sa mga big engagement. Ito, next item for the Viper. So, unti-unting kumukunat yung Viper. Gusto ko. Unti-unting kumukunat. Going for his Assault Kiras. Pero dito, Ruby, kailangan mag-ingat. Naispatan, nahuli ng Hex. And then, dropping low. Pero four stop out yung kuya mo. The three-man dream coil will connect. Andito si Pac trying to burst down the rest of Barracks, pero unti-unti nawawala yung first na. Pero eto na, Metamorph kinumit na. Niram, pero Ice Path will connect onto two. Asan yung the rest of Skyville? Snowball tatama sa likod. Walrus Punch and then the Hex onto the Doom. Nahuli ng Chrono Spear dalawa and then the Backfire, pero kinumit na dyan yung Guardian Angel. Mamamatay yung dalawa. Shadow Shaman will be taken out and then the Terror Blade. Ang may susunod pa to Scar to Fall and then the Viper. Four heroes down and Skyville with the Team Wife
team fight mga sir. Grabe, isipin mo si Pac na all siya sa team fight na yon. And since ang ganda ng Arcane will pick up from Faceless Void, ang bilis or ang aga ng cooldown nitong Chronosphere niya. And that was perfect opportunity to Skyveil to counter-initiate with yun Chrono nga at the same time. Kasi Rubik hindi pa yata namatay sa engagement na yun. Pero eto na, forced out the buyback para sa Toscar. At ito, binabakbak na ng Skyveil yung high grounds ng Barak. Pero eto, buyback na rin sa Viper. Pero yun, namatay kagad yung Toscar. Dieback. Diyos ko po. Ay. Diyos ko. Pero eto, mukhang bottom lane, binabakbak na rin nila. At I think this is a two lane of Rax for the side of Skyveil. They will want to go for more. Eto na si Facebook, sinisimula na yung top lane. Pero eto, nagdadalawang e-shift siya. Tignan natin. Dura-dura lang from the Viper. Dito naman bottom lane. 45, kinumit na, pero ito, blink forward with the Lincoln Spear na pop niya dito sa may Terror Blade. Mukhang good na yun for the side of Barracks. Skyveil. Ayan. Pero medyo ang greedy naman yata nila doon. Si Faceless Boy, nagsimula na agad siya sa taas. Hindi pa tapos yung bottom lane. So kahit nasabihin mong Doom and Jack Hero, matagal pa rin yan compared doon sa heavy physical damage siya pinibigay nitong si Faceless Boy. Even though napakalaki ng lamang ng Skyveil, even 25k network lead yan, hindi pa rin nila pinapabayaan. Yes. At nag-iingat pa rin sila. 21-4 yung score natin, pero I have to think na kailangan, kung ganito kataas, minsan matatapos na yung laro. Pero ngayon mukhang Skyveil nag-iingat pa rin, dun naman sa gilid-gilid. Lahuli ng Hex, etong si Puck, and then naka-face ship out pa, macro fire nila pag na. Link out na itong pack. The Chronosphere will connect. Pero dito naman sa may likod. The two-man Dream Call tatama. And then the Doom. Mapipick off yung Omni Knight. And then the Shadow Chaman. Pero ito naman. Viper mamamatay rin. Three heroes down on the side of Barracks. Mukhang may susunod pa. Ito naman si Terrorblade pumapalag. Nasa silence. Ito, Manta Style. Pero dropping low. Wala na sa Underfort. Mamamatay yung Faceless yung Terrorblade. Ayan. At siya na lang yung may buyback para sa side ng Barracks. And this could be GG. Ayan na. Finally will be called for the side of Barracks. Game number one mapupunta sa side ng Skyveil. Grabe, kita mo yung bash din ni Faceless Void, sunod-sunod. And then yung teamfight na yun, wala pang Doom, itong si Doombringer. But in the end, they're still winning teamfight. Ganun sila ka-ahead dito against sa side ng Barracks. So ayan guys, tapos na yung game 1 natin of a best of 3. So tignan natin yung game 2, makapag-bounce back dito yung Barracks. To force a game 3. So sabi nga nila, Shadow Chaman, buhay na buhay dito. Pero ito, teamfight nga nila, sabi, napakaganda. Mm-hmm. Na laging Doom, automatic Doom, naka-matic Doom na kagad sa Omni. Mm-hmm. Ako, pero shoutouts pala sa mga nanolo dyan. Magandang hapon sa inyo. Isa na lang, Team Quick. Diyos ko. Ayan, so, eto guys, relax lang kayo dyan. Thank you again for our first series. Magbabalik pa kami. Game number 2. Mm-hmm. For the Galaxy Battle this upcoming weekend. So, magbabalik po kami. Again, ako nga pala si Orbs together with Eshi and we will be right back. Hindi pwede dito sa so, kailangan disiplinado, no? Oo. Disiplina Duterte dito. Pero okay.